Iligtas kami sa dusa. Ang narinig mo mula sa Panginoon.
got my apon. No, ito may apon. Hindi mo look at my apon. Mamaya pa. Mamaya pa. Si Father. Unit pertama.
napansin niya ang hangin. Siya'y natakot at nagsimulang lumuko. Sabihin niyo ako ng Diyos, si Gloria. Agad siya'y inaabot ni Jesus. Napakalimig na ngayon ko na natin, sabi niya ni Pedro. Bakit ka nagaling tao? Pag-isipin nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinambas niya ang mga nasa bangka. Tunay na kayo at anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuti balita ng Panginoon. Kung ikaw na pala ay tinatawag ng Diyos upang mamunuan ang isang bayan o ang isang komunidad, hindi ito madali. Hindi rin ito basta-basta. May mga bagay na hindi na komportable gawin, pero kailangan mong asikasunin. Kailangan mong palimigan. Maaari ikaw ay tinatawag ng Diyos upang itaguhin ang iyong pamilya at naghihirap. Kaya hindi ito madaling gawin. Maraming mga bagay na hindi tayo komportableng gawin, pero kailangan mong mapusi at pagbutihan. Alam-alam sa iyo ang minamahal. Taari ka din tawagin ng Diyos upang pamunuan ang isang gawain ng simbahan, pero hindi ito basta-basta. Maraming mga bagay na hindi nakomportable gawin, pero kailangan mong lumabas sa iyong sarili upang magawa ang iyong misyon. Mga minamahal na kapatid, kailangan natin maunawaan na hindi tayo mahuhubo, hindi tayo lalago, o hindi tayo matututo kung mananatili lang tayo lagi sa mga bagay na gusto natin. Sa mga bagay na komportable tayo, hindi natin makikita natin mga potensyal kung mananatili lang tayo sa lugar o sa mga komportable gawain. Kailangan natin lumabas, kailangan natin maging matapang at umalis sa mga tinatawag natin comfort zones para makapagulan ng tinatawag na best version of ourselves. Naalala ko po nung buhay ni Mima Pai at nag-aaral pa lang. Napansin ba sarili ko na hindi ako komportable na nakikita ng maraming tao? Hindi ako komportable na humahakap at nagsasalita sa maraming tao. Pero kung hindi ko ito gagawin, hindi ko magagawa ang aking misyon. Hindi ako lalago at mawawalan ng saysay ang aming buhay. Kaya kahit hindi komportable, ginagawa at gagawin ko pa rin. At isang araw sa akin ko na lang, kaya pa naman pala. Magagawa pa rin naman pala. Gusto ko na marilang sa buhay. Masarap ang buhay pag nasa bakilan. Pero nais ng Diyos na may maging matapanarangin ang mga bagay na hindi ako komportable. Yun pala, nais na ipakita at may pamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa akin. Magagawa, makumuhayan ko pala ito kung ako ay nagtitiwala sa kanya, lalo na sa mga pagkakataon, hindi ako komportable. Mga minamahal ng kapatid, sigurado akong ganito din ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Gusto natin maging relax. Gusto natin na maging magandang buhay. Pero hindi ko ba ninyo napapansin na laging meron mga challenges, meron mga bagyo, may mga unos na dumarating sa atin. At kung minsan din ay parang nawawalan na tayo ng pag-asa, tinabay na kaya ang ipahanap sa atin ng ating Panginoong Diyos ang mga suliranin. Kahit ayaw naman
komportable sa mga ito. Subalit, pangaminawan ng kapatid, hinahayaan niya itong mangyari. Hinahayaan niya itong magagap upang magsukuhin natin ang nalulunan natin na kagian at upang pamalas o ipakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at kalatilaan. Sa ating munang pagbasa mula sa ilan ng pamahali, napakinggan natin na si Elias ay nagtatagot sa isang yungil. Hindi rin namin komportable ang kanyang pagmimisyon. Hindi namin komportable ang kanyang pagiging isang propeta. Sapagkat pinagbabalaan sa iyong patayin ng asawa ng hari ng Ahab na si Jezebel na may mga Diyos-Diyosa na sinasamba. Subalit, napatunay ni Elias kung sino ba talaga ang Diyos. At dahil dinais, at dahil dito, dinais ni Jezebel na siya ay matalino. Hindi man natin komportable ang buhay ni Elias, subalit, nakumaya naman niya ang matalino na pagkalihan ng Diyos. Sa akin ang mungilong pagbasa, hindi rin siya namin komportable sa kanyang pag-mission. Ang sabi niya, kung hindi ang aking kalungkutan at walang tingin ang pagdurusa ng aking puso, ng aking kalooban. At sana, ako lang sinumpa at ihiwalay kay Kristo sa halip ng pakapalag ko at kalahin ko. Subalit ay hindi sa komportable sa kanyang pag-mission, patuloy ay pinapakita ng Diyos ang kanyang pagkakalilihan kay San Pablo. Kaya patuloy pa rin nagiging matapang si San Pablo upang harapin ang mission. Patuloy pa rin siya nagbubuhay sa Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal ko kapatid, see you.
Ito pa tuloy si mo, ha?